Ayan na mga kapuso, eto na nga, Ni Hao Gong Chiva Chai mga kapuso. Nandito pa rin naman po ako sa Pilipinas. At syempre dahil malapit na po ang Chinese New Year mga kapuso, nakagisnan na po nating mga Pilipino ang pagdiriwang din po ng Chinese New Year. Bilang marami rin po tayo mga kababayan ng mga Chino mga kapuso. Ang ilan po sa atin, naghahanda bilang tradisyon tuwing Chinese New Year. Mga pampaswerteng gamit, lalo na ang mga swerteng pagkain para mas maganda ang pagpasok ng bagong taon. And speaking of swerteng pagkain mga kapuso, isang paggawa ng lucky food ang binisita ko rito sa Porac, Pampanga na talaga namang shu-swertihin ka. Ito po ang char-su mga kapuso mula sa salitang char na ang ibig sabihin ay pork at su na ang ibig sabihin ay roast. At para mas malaman pa natin paano nga ba ito ginagawa, mga kasama po natin ngayong umaga, si Chef Trisha Guevara. Good morning, Trisha! Good morning po. Ayan, okay. Trisha, paano ba ang proseso ng paggawa ng char siu? Ang una po natin kailangan siguro duwin ay meron po tayong pork loin, dahil pork loin po yung ginagamit natin. Mm-hmm. Ang next process po natin ay ang pag-puncture ng ating pork loin. Mm-hmm. Diretso po tayo sa vacuum tumbler after that. Sa vacuum tumbler po ay ma-open po ang pores ng ating mga meat para mas lalong pumasok ang marinade natin sa ating meat. Okay. After po ng vacuum tumbling, ay dediretso ang ating mga meat sa ating industrial cooker kung saan po ay lulutuin natin ang pork char siu for 1 hour sa temperature na 180 degrees Celsius. At sabay-sabay yan, ha? Marami. Opo, okay, madami po sila. Ang susunod yan, after po niyan ay, pag naluto na po ang ating pork char siu, dediretso na po sila sa ating blast chiller para lumabig po sila at mas madali po silang islice mamaya. Mm-hmm. After po niyan ay... Ayan, so ito yung niluluto nyo? Opo. Ayan, makikita natin mga kapuso. Ang ganda na yung tsura! Grabe! Nung binuksan ko ang pangungo na nga, pwede ba na sasahan pa natin uli yan? Hindi ba, mamaya na lang. Okay, ang susunod ay... Cooking po ng sauce. Sauce? Yes, okay. Po. Meron pong may sauce special sauce pala ang char siu. Ano ang special sauce niyo? Ang ating sauce po ay ginawa natin para ma-please ang palate ng ating mga kapuso. So, ito po ay gawa sa hoisin, ginger, garlic, sesame oil, and sugar. Ah, ang sarap mo! Ang dami mga kombinasyon mga kapuso! Ang galing! Okay, ang susunod ay ano? After po ng cooking ng sauce ay slicing po ng ating meat. Ayun, guys! Ito na! Okay. Mano-mano pa rin. Opo. Bakit mano-mano yung paghihila? Dahil kailangan po natin ma-ensure yung thickness ng ating pork char siu na 4 to 5 millimeter thickness po. Ang dami! At susunod ay... After slicing po ay diretso po tayo ng packing. So meron po tayo, dito na po natin paghahaluin yung packing ng meat tsaka po ng sauce. And then? After po nun, ay dediretso ang ating mga finished goods sa ating mga vacuum tray sealer. Okay. After po ng vacuum tray sealer natin, ay dediretso po sila sa ating metal detector. Ayun! Anong meron sa metal detector? Para po ma-ensure natin ang quality at safety ng ating products. Ayun! Mga kapuso! So, napakita nyo talaga ng mga mahaba pa rin proseso ng paggawa ng char siu. Opo, mahaba po. O, di ba? At syempre sa mga nagtatanong, meron mo tayong mga finished product dito sa ipapakita lang po namin sa inyo. Ayan, ay papakita lang po namin sa inyo na may iba't iba tayong mga finished product. Pero syempre, sandali lang chef, kailangan malaman nila magkano. Ayan, yung pack po, per pack po ay good for 4 persons. Okay? Opo. Yan po ay 139 pesos and 75 centavos. Pero sabi ko sa inyo, nakalatag ngayon dito ang mga pwedeng gamit ng char siu. At marami po siyang gamit. Pwede po siyang palaman o ng siopaw. Actually, kahit tinapay, pwede. Pwede rin po siyang toppings, mga kapuso. Ramen. Meron po tayong pansit bihon. At pwedeng ulam. Sorry, rice toppings. Ako, doon tayo sa rice. Hindi pwedeng mawala yan, mga kapuso. At dahil tayo mga Pinoy, syempre mahilig ka tayo ng kagaya ng nasabi ko sa inyo, gusto natin ng heavy meal, hindi pwedeng gawin natin ngalo lang yan, pang side-side siya. At ginagamit din nila sa salad din po itong char siu mga kapuso. Ayan! Pero mamaya, maraming salamat chef, mamaya, si Chef Anton naman, nako, ipapakita sa atin kung ano pa ang pwedeng gamit sa ating char siu. O, di ba? Yan po ay sa
aming pagbabalik, mga kapuso. Of course, mamaya po yan. Tutok lang po kayo sa inyong pabasang morning show kung saan lagi kayong tinatakam. At lagi kayong binubusog. Unang hirit, kapatikman na natin to. Mga kapuso, eto na nga. Kanina ay pinakita namin sa inyo ang pwedeng gamit dun sa ating mga Char-su, sa ating char-su. Pwede pong Chinese bun, palaman, pwede po sa ramen, topping, and of course, pancit mihon, and pwede rin pong ulam, of course, sa rice topping. Look at that! And this time naman, mga kasama ko, Chef Anton Amoncho, para ipakita sa atin ang kanyang specialty sa char-su. Anong gagawin mo, Chef? Kawa tayo ng stir-fry char-su dito. Yan! Yung mga nasa bahay, sunod! Anong unahin natin, Chef? Yung mantika, pinainit ko na. Woo! Kaya tayong onions. Okay, and then? And then, kuha tayo nating garlic. Okay. Ayan. Gisa-gisa! Gisa-gisa lang. Make sure na yung heat natin, high heat. Ay, high! Dapat! Yeah, para mabilisan lang tayo. And basically, then? Parang we're stir-fry lang talaga. Okay. To get our meat, yung ating char-su. Sak natin siya. Ayan na. Kasi yung ating char-su naman is ano na, luto na eh, luto no? Luto na. So, mabilisan lang po talaga siya. Mm-hmm. And then, i-deglaze it. Okay. Kuha tayo ng Chinese wine. Ah! Yup! Okay. So, pwede natin siyang i-omit kung wala tayo yan. Okay. And then? And then meron tayong dark soy sauce. Yummy! That's really good. Guys, so nasundan niyo yun ah. Chinese wine, dark soy sauce. Meron yan sa mga grocery, diba? Yes, super. Mga grocery meron yan. And ang ganda ng complexity ng flavor niya. Kaya kung gusto niyo i-try lang yung bagong flavor, ito. Napaka-ano. Tsaka ano ha, hindi tumaalat. Hindi tumaalat. Yan yung isa sa pwede nyong ipang alternate dun sa ayun yung masyadong maalat. May iba pa may hint ng mushroom. Ayun! May essence. So ito, bagay na bagay. Yaminess. Ano to? Ito? Oyster sauce. Oyster sauce. Ayan, dagdag ano na naman yan. Flavor! Yes! Okay, and then? And then white pepper. Ito, mas malakas to. Mas potent po to kaysa sa ating black pepper. Uh-huh. Malakas siya. So mas konti lang natin ilalagay. So white pepper lang ilalagay mo? Opo, white pepper. Pag white, mas maano yan? Mas matapang? Mas matapang po siya. Ay, kala ko pumanti. Yung dark yung matapang yung pala yung white pala. Yes. Okay. And then meron po. My gosh, wag na amoy. Amoy na lang. Oh my gosh, guys. Amoy pala. Ulam na. Okay. Sunod. Tapos meron pong ginawang slurry, which is a combination of... Susal. Slurry. Slurry. Ano yung slurry muna? Maluwag ka sa ating mga kapuso. Kung ako yan, kung nabubulol ako. Oh. Yun lang. Ano po siya? Ano to? Ito siya. Combination po ng cornstarch at tubig. Ayun! Anong purpose na to, Chef? Pampalakot. Ayun, mga kapuso. So, ito. Kaman nag-simmer po siya, medyo kumukulo po siya. Lalagyan, babagsak ko po siya dyan para makita na natin gano'n siya kalapot. Ah! Yan. Tapos? Dami natin natututunan kay Chef. Kaya mix lang natin siya. Ayan, lumalapot na po siya. Oo, ang bilis lumapot ha? Yes. Okay, kasi, and then? Ang maganda dyan, kung kumukulo, tsaka nyo ilagay, para makita nyo po yung parang paglapot niya kagad. Kasi kung hindi, baka maparami yung lagay natin. Mm. Tapos, sobrang lalapot siya ng todo. Okay, and then, ang susunod mo dyan, Chef, ay? Tatap lang natin ang ating spring onions. Okay. Pwede tayong gumamit ng leek sa bahay kung meron po tayo. Ayun, mga kapuso! Maraming salamat, Chef Anton Amoncho! I'm sure yung ating mga kababayan din ngayon, yan ang ulam nila mamaya. Okay. At Chef, titikman na natin ito. Meron na siya ditong niluto. Kanina ko pa po ito tinitikman. Ang kasarap po niya. Ay, ang lang laki. Wait. Wait lang. Ayan. Ay, dami pa rin. Excuse me. Ayan. Tikman natin, guys. Perfect the perfect! As in! Napakalinamnam! At syempre pa, panalo talaga itong pangulam. Actually, pwede rin yung pong ano ito. Gawing palaman din sa tinapay. Pwede yes, pa rin. Pwede, ang pwede. Sarap, mga kapuso! Tuloy-tuloy pa rin, mga kapuso! Ang aming pagtutok dito po syempre sa ating char-su. At magpapaabot sa tutok lang po sa inyo pa mas sa one show kung saan laging una ka! Unang hirit!